Kung kasambahay ka, tapusin mong video ito. Sigurado ako meron kang matutunan na motivation at prangkahan to, walang sama ng loob. Bakit ka inabot ng ilang dekada sa ibang bansa? Mas malaki pa ang sinasahod mo ngayon kaysa nung nangamuhan ka pa sa bansang Pilipinas. Pag-usapan natin minimum. Minimum sa bansang Pilipinas, 540? 640? Hindi ko alam lang ha. I-correct nyo kung mali ako. Let's say 640. 640 pesos. Sa loob ng isang buwan is around 16,000 kung hindi ako nagkamali. Kung naranasan mo mga muhan sa bansang Pilipinas noon bago ka pa napunta sa ibang bansa, napagkasya mo ang 16,000 pamasahe, pagkain, renta sa bahay. Pero bakit mo napagkasya yon? Samantala ngayon, mas malaki ang sinasahod mo pero kulang pa rin. Kung mahal ka talaga ng pamilya mo, maunawaan at maintindihan ka yung tipong bawat hingi nila, yung tanggihan mo sila. Kung mahal ka talaga ng pamilya mo, maunawaan ka nila. Gayto kasimple kasi yan eh. Nasa iyo ang control eh. Nasa iyo ang control. Hindi porkit sumasahod ka ng ganyang kalaking pera ay ibigay mo na ang luho ng pamilya mo. Example, yung mga anak natin. Ang anak natin, maintindihan ka niyan eh. Kung paano mo ipapapaliwanag, anak, pasensya na. Sa ngayon, yung gusto mo, hindi ko muna maibigay kasi pinag-ipunan ko po. Pinag-ipunan ko yung maging future mo, maging future natin. Kung mahal ka ng pamilya mo. Magulang, normal eh. Normal na tutulong ka sa magulang mo. Normal yan. Kamag-anak, may mga kamag-anak kasi na sinasamantala yung kahinaan mo eh. Porkit alam mo na magbibigay ka agad. Ala, bigay ito, bigay doon. Ang tanong, gayto kasimple. Kapag umuwi ka ba sa bansang Pilipinas, wala kang ipon, ganon pa rin ba ang pakikitungo ng kamag-anak sa'yo? Tulad ng pakikitungo ng simang bansa ka? Hindi. Kasi wala ka na eh. Wala ka na. So, isipin mo ang magiging future. Isipin mo kung paano mag-ipon. Ikaw kasing dahilan kung bakit talaga until now, wala kang ipon. Nasa iyo ang control. 120 kd minimum salary bilang isang katulong o ang 150 sa 120 is around 22,000 depende sa palitan. Kung malaking palitan, thanks God. Pero bakit nagkulang? Kasi ikaw Santa Claus. Ikaw Santa Claus. Hindi mo naiisip yun eh. Iniisip mo yun ngayon. Hindi mo naiisip maging bukas. Hindi mo naiisip maging future. Kaya i-remind kita, kung isa kang kasambahay, pilitin mo monthly mag-ipon ng 10 kd, 20 kd buwan-buwan. Gawin mo itong sinasabi ko. Dahil para sa iyo to, para sa pamilya mo. 20 kd monthly, pagkalipas ng ilang taon, is really, really big money. Is more than enough. Kung sakali man na mag-for good ka na, at least you have enough money upang mag-umpisa sa isang negosyo. Gawin mo kung anong sinasabi ko. Na sa'yo ang control. Kasi kung talagang mahal ka ng pamilya mo, may unawaan at maintindihan ka. Mensahe ko po sa lahat po ng ating mga kababayan na kasambahay. Mahal na mahal ko kayo. This is the reason why. Hindi sa pinagsabihan ko kayo, hindi sa nangingalam ko sa buhay ninyo. Ni-remind ko lamang kayo, tinutulungan ko lamang kayo na baka masyado ka na mapagbigay. No? Mas dinaig mo pa si Santa Claus. No? Lagi mong tandaan, hindi habang buhay. Ganito kalakas ang katawan natin magtarbaho buwan-buwan, taon-taon. Darating ang panahon, ang katawan natin ay hihina. Ang tanong, kapag humina ba? Nung way back na sa ibang bansa ka, tutulungan ka ba ng mga mag-anak mo kapag ikaw ay nahihingalo at wala kang makain diyan? Siguro mayroong tutulong, pero ilan? Tandaan mo, sa panahon ngayon, money is power. Ang pera ang magbibigay sa iyo ng kinabukasan, sa iyo at buong pamilya mo. Sa lahat po ng ating mga kababayan kasambahay, think twice before you click. Hindi lahat ng oras porkit kamag-anak mo sila ay bibigay ka na. Huwag. Nasa iyo
ang kontrol. Ako po si Mr. Sisto. Ako po ay sumasaludo sa lahat po ng ating mga kababayang kasambahay. Dahil alam ko ang hirap na naranasan ninyo. Alam ko yung hirap, yung pakikisama sa mga amo ninyo na talagang alam ko yan. Sa loob ng isang dekada at kalahati, sobrang laking pagsaludo ko po sa lahat ng ating mga kababayang kasambahay. Kasi natiis ninyo na ilang taon pakisamahan yung mga amo na hindi mababasa yung mga ugali. Wish ko sana sa susunod na henerasyon ay wala na po Pilipinong mga ibang bansa. Nang sa ganun, yung hirap natin naranasan ngayon ay hindi na po nila maranasan. Mabuhay po lahat ng Pilipino kahit saan mang sulok ng mundo.